Hi, hello, good evening. This is Sueni Majisi Flores of Campeo's Family Vlog. So, tonight, it's 8 o'clock, maybe. It's 8 o'clock. So, tonight, I'm going to share with you about my experience on having, I do not know if it will be called rayoma since hindi pa ako nakakapag-love, hindi pa ako nakakapalove. Kasi iba yung laboratory nung medyo nahilo ako ng last December. Maybe about puyat kasi nag-alaga ako ng baby ko na nagkasakit nung December. Super payat siya. Pero ako kasi, pag nagkakasakit yung baby ko, talagang kahit tanghali or kahit hating gabi, pinapainom ko siya ng water. Especially dahil mahina siyang kumain. Medyo choosy na siya. Nang mag 3 years old, nagpayat, nagka-problema tungkol sa constipation. So, iba yung laboratory ko noon. Although nahilo ako, yung parang lasing ba na parang matutumba ka. Pagbaba ko sa hagdan, talagang naghawak talaga ako ng super tight kasi baka mahulog ako. So, last August ba? Talagang medyo palagi akong may masakit dyan siguro kasi palagi akong nakasakay din, hindi na ako masyadong naglalakad. Pero yun pa din kasi everyday pa din ako nagagawa or every morning pa din ako nag-jog. Pero ito kasi 4 years na tong masakit, dati ito lang, tas ito, mas sumakit pa siya. And ngayon nahirapan na talaga akong mag-wash sa hands ng damit, nag-laundry by my hands. So, talagang lumala na siya. Sabi ko, hindi na ito normal. And then, palagi ako nanonood kay Doc Willie Ong about sa mga rayoma. Pero hindi ko siya naintindihan until nagpa-check ako kay Dr. parang Cheryl dito sa Naga City. So, yung pala, ang rayoma pala, there are a lot of kinds of ng rayoma. Pero, ang pinaka-common and popular, hindi common talaga kasi it happens to most of the people na hindi siya talaga may sakit kahit yung healthy at fit like me. Hindi ako palagi kumakain ng junk foods, ng karne, kunti lang ang sugar ko, kunti lang ang rice ko, pero yun pa din kasi ako dati na akong may scoliosis, dati na ako niyan. So, bata pa ako, talagang marami akong napifeel dyan nung kabataan ko pa, college ako. So, mga 15, nararamdaman ko na talaga siya kasi ako, ang natandaan ko, kasi yung father ko may garden nung kabataan ko, may garden siya. At palagi akong tumutulong kasi ako lang yung natitira sa amin kasi I'm the youngest. So, palagi akong nagbubuhat ng timba. Hindi nung bata pa ako, dahil ako yung bunso, ako yung naiwan sa amin, iigib ako, medyo malayo yung galon baga. So, dapat pala, at least, pinagawan pa rin ako noon ng yung itutulak na lang. At least yung itutulak, kahit marami ka, hindi ka masyadong mapapagod or hindi masyadong mababanat yung yung mga bones mo dito. Kasi nga, dati na pala akong may scoliosis. So, since birth, may defect na talaga ako at nakuha ko yun sa aking parents, sa mother ko. At yung father ko pala may rayuma. So, hindi pa naman ito na-pronounce na rayuma. Pero, ito kasi 4 years na. Minsan sumasakit yung Nung grade 3 ako, 8 years old, nakunan ako ng dugo dun sa ipinatest na yung aking dugo kasi nga pala sumakit yung legs ko dito sa baba sa parting parang sa calf siya. Sumakit siya, so nagpalab ako noon. Hindi ko na nalaman noon kasi hindi naman ako taga-Rizal. Hindi ko naman siya na follow up at bata pa ako noon. Pero by the time kinunan ako ng dugo and pinainom ako ng gamot bago na siya naalis kasi masyado siyang matanglay sa Bicol, ano ba yun sa Tagalog. So, yun, masyado siyang masakit na hindi mo siya, parang napagod ka bagang tumayo ng sobrang matagal. Tapos, by the time na kasi di ba dalaga, palagi ka tayo naka-heels. Hindi pa naman ako noon, pero palagi pa rin ako naka-heels. So, by this time, hindi na ako nag-high heels. Talagang,
inalis ko na yung mga, yung plastic na medyo may takon, tapos medyo na enclose yung, ano ko, yung paa. So, inalis ko na siya, inalis ko na yung mga plastic na, kasi ayokong mabasa pagka, ano, pagka maulan. Ayokong mabasa yung shoes ko. So, gumamit ako ng plastic, pero ngayon inalis ko na. So, inalis ko natin yung mga medyo mataas para hindi na ako masyad. Pero ganun pa din, very painful. Actually, hindi na nga ako nakakapag-vlog pagkagabi kasi nga masyado na siyang masakit. Tarang hagard na ako kasi pagkagabi talagang gulay. Yung ganyan, may ganyan na ano, attitude. So, I'm just waiting for my laboratory result. At yun ang aabangan natin. Kung ano ba talaga tong sakit na to. I mean, masakit na palagi yung sakatan. Siguro kasi din sa pagtanda na. Pero, ang iba man daw, yung si ate, yung bagong yaya ni Bugs, ay hindi naman daw siya may ganung sakit. Tapos yung mother ko, tinatanong ko kung masakit ba to or yung paan nila. Hindi naman. So, ako talaga ito. Mas lumala na siya ngayong mag 40 years old na ako. So, yun. Aabangan ko yun kung ano. And, mananunod ako ng mga videos doon sa TEDx. Kasi, motivational yun. Pero, nag-topic siya ng about sa rheuma, sa rheumatology ganyan. So, ang point lang dun is, nagkaroon siya 16 years old and siya isang athlete. So, imagine, athlete siya at the time in 16 years old. Pero mas malala siya kasi siya hindi siya nakalakad. She crawled literally by the time nagkaroon siya ng sakit sa katawan. And, ang point doon, hindi siya naaalis. Manageable lang. So, para siyang diabetes like that na parang kumakatambal mo siya. And personally, ako, hindi ako kumakain. Siguro ang pinaka-bad habit ko lang sa health ay yung pagpupuyat, lalo na ngayon may baby, at siyempre noon, ng kabataan, happy-happy, yung magkukwento ng mga kaibigan. So, yun lang siguro. So, inalis ko naman yung, kahit pa paano, minsan medyo nagkakatuwa ng mga friends. Pero inalis ko na yun eh, pandemic ngayon, wala naman talagang mga gathering ngayon. And of course, busy, wala nang time na magliwaliw or mag-spend ng time sa friend, kasi wala naman talaga, malalayo naman sila. So, yun. So, ang point din is no matter how healthy we are living our lives. So, ganun pa din. So, what point is, so by this time, ay ipinapaano ko na lang ang ano sa Lord. So, ang palagi kong ginagawa ay nagpapahilot ako sa yaya ni Bog, sa anak niya kung nandito, and minsan pinapressure ko yun. And of course, I really, really take a rest pagkagabi na. Minsan lang ako magpuyat, and talagang kapag ako nagpupuyat, tas nalamigan, sobrang sakit niya, na halos sumasakit na yung ano ko, yung soul ko dito sa paa. So I hope hindi ito mangyari sa inyo. And you are very lucky na kahit kayo ay hindi masyadong mapera, walang masyadong ano, gamit sa bahay kung ano man. Basta kayo healthy, kasi itong rheuma pala na to, walang pinipili ito. Bata ka, healthy ka, you are living a healthy lifestyle. Yun, walang pinipili. So, ang gusto kong sabihin sa iyo ay kung wala kang ganito, ay napaka-lucky mo. Kasi yung kapatid ng driver ko ay namatay pala dahil sa kakainom ng mga painkiller dahil may rheuma. So it's, you are very lucky kung wala kayo nito. And I hope you are thanking God for your health and, you know, painless existence. Okay, so see you po in the next video. Bye! Thank you for watching!